bigyang pansin. Nakasalubong ng buwaya na ito ang paa ng baboy. Pagkatapos ay nagsimula itong humikab ng ligaw. Ngunit ang paa ng baboy ay nakatali sa isang lubid. Sino ang humihila ng mga string sa dulo? Ang lalaking ito na may hawak na sibat ay nakatayo sa isang puno. Ang ilalim ay binuburan ng gawgaw. Ang amoy ng pagkain ay umaakit ng baboy Ramo. Sa likod nito ay may dalang ilang baboy Ramo. Kanyang layunin. Ginagamit nila ang karne ng baboy na ito para mangakit ng masasamang isda. Mabilis na lumipad pababa ang sibat sa kanyang kamay. Nagkalat ang mga baboy sa paligid. Humirit ang matandang baboy. Panoorin natin ang video na kinunan mula sa sibat para makita kung paano pinatay ang baboy. Ilang maikling segundo lang, ang baboy Ramo ay nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw. Makikita na ang sibat na ito ay mas mahal kaysa sa karaniwan. Pagkatapos ay pinoproseso niya ang karne ng baboy. Ang epekto nito ay pang-akit ng masasamang isda. Napakabilis karamihan ng baboy. Kinain ng isang paaralan ng masamang isda. At siya ay naghihintay sa tuktok ng kanyang ulo. Ngayon ang masamang isda ay nagpababa ng pagbabantay. Ang natitirang mga piraso ng karne ay ginamit niya sa paggawa ng mga bitag. Mabilis na kumuha ng 100 pound na buwaya. Natagpuan ang hita ng baboy na nakatali ng lubid. Sa ilalim ng malakas na kagat ng masamang isda, masyadong madaling naputol ang piraso ng karne. Nakahawak na siya sa kapirasong karne. Hanggat hindi maputol ang lubid na ito, kung gayon ang masamang isda ay hindi maaalis ang karne. Nang makitang dumating na ang pagkakataon, may hawak siyang sibat at tinutukan ang masamang isda. Hindi ko inaasahan na mabibigo ang isang makaranasang... Niya. Hindi natama ng sibat ang malaking masamang isda na ito. Mayroon pa ring ilang piraso ng karne na maaaring magpatuloy sa bitag. Natuklasan ng isa pang masamang isda ang piraso ng baboy. This time, maasikaso na siya. Huwag hayaang mabaygo ang iyong sarili sa pangalawang pagkakataon. Sa isang piraso ng baboy, tinali niya ang lubid. Kahit gaano pa kalakas ang gamit nito, hindi man lang nakawin ang karne ay nasa harap ng iyong mga mata ngunit hindi mo ito maaaring nakawin. Ang masamang isda ay hindi sumusuko, nang ito ay nakatayo pa rin upang magpahinga at makabawi ng lakas. Pilit na tinutulak pababa ang kanyang sibat. Sa pagkakataong ito ay tumama ang matalas na sibat sa masamang... Nakatali rin ang dulo ng sibat sa lubid. Para hindi makatakas ang masasamang isda, mula sa kamera sa sibat ay makikita. Ang masamang isda ay nakipagpunyagi ng husto, ngunit wala pa ring paraan. Kapag natukoy na sa ilalim ng tubig ay hindi na mapanganib. Tumalon siya pababa sa tubig. I drag ang masamang isda sa pampang. Dahil para maiwasang atikihin ng masasamang isda, agad niyang sinaksak ng kutsilyo sa ulo ang isda. Tumigil sa paggalaw ang masamang isda na hinayla sa pampang. Halos kasing laki ng mga kamay niya ang mga binti nito. Ngayon ang masamang isda ay hindi gumagalaw. Sinimulan niyang tanggalin ang dulo ng kanyang sibat. Ibaba ang matalas na sibat. Ulitin muli, ang masamang isda sa ibang bansa ay mga peste. Sa bansa, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aresto muna.